Transport and Traffic Management Policy Tinalakay sa third public forum ng Freeport Area of Bataan. May report si Larry Biscocho. Dinaluhan ng iba't ibang grupo ng transportasyon dito sa bayan ng Maribel sa Bataan ang isinagawang third public forum ng Freeport Area of Bataan patungkol sa Transport and Traffic Management Policy na ipatutupad sa mga lansangan na nasasakupan ng Freeport Area of Bataan sa mga susunod na buwan. Sa nasabing public forum ay tinalakay ni Jomar S. Ibardo, Division Head ng Public Safety and Security Department ng APAB, ang nilalaman ng nasabing mga pulisiya mula sa Objection, Application, Prohibited Acts, Regulation, Miscellaneous Remedies and Procedures. Ayon pa kay Jomar Ibardo, sasakupin din ng nasabing pulisiya ang lahat ng proclaimed area ng Freeport Area of Bataan. Matapos nito ay bumangon naman ang iba't ibang uri ng katanungan mula sa mga transport group, stakeholders, labor union, barangay official at pub registered enterprises. Ayon naman kay Doña G. Alonso, APAB Community Service Department, ang prohibited acts na ipatutupad sa loob ng Freeport Area of Bataan ay kasama na sa National Law Republic Act 4136 ay paiigtingin lamang sa pagpapatupad sa mga road networks ng Freeport Area of Bataan. Dumalo din sa nasabing public forum si Maribel's Councilor Angel Sunga, Committee Chair on Transportation, Metro Bataan Development Authority at Land Transportation Office. Ang APAB Transport and Traffic Management Committee naman ang siyang babalangkas at bubuo ng Implementing Rules and Regulation o IRR sa loob ng 30 days matapos maaprubahan ng Board of Directors ng APAB ay may patutupad na ang nasabing mga pulisiya sa loob ng nasasakupan ng Freeport Area of Bataan. Kaugnay din nito ay kasalukuyang ginagawa ang traffic signalization project ng APAB dahil na rin sa libu-libong workers na pumapasok sa mga pabrika sa loob ng Freeport Area of Bataan araw-araw. Mula dito sa Bataan, para sa Eagle News, Larry Biscocho, I am 1 with 25.